Okay, here's another one, no? An anti-government OFW in Taiwan, sinagot ng isang pro-government na OFW ni sa Taiwan. So, pakinggan natin ang kanilang bangayan at mayroon pang nagbabadyang hamon si Nanay. Maaari, doon sa mga ibang kapamilyahan mo.
na itong lockdown na ito eh. Dahil para magbalik normal na tayo, magbalik normal na sila ngayon doon sa Pilipinas. Pero kung patuloy pa rin matigas ang mga ulo dyan sa mga tao sa Pilipinas, hindi talaga tayo matatapos. Dahil oras na wala nang lockdown at patuloy pa rin ang pagdami ng mga positive ng COVID-19, inisigurado ko sa inyo, talagang bagsak na bagsak ang ekonomiya natin sa Pilipinas. Kaya kung ako sa inyo, kung meron din lang naman kayong maitulong, tumulong na lang kayo. Sa totoo lang. Nakakasama ng loob. Kaya nananawagan ako sa inyo, taga-uwa, polo. Sir Rapitolpo. Sir Ignacio, dyan sa uwa. Kay Secretary Bilyo, please, pakiaksyonan nyo po itong babae na to. Sobrang-sobra ng ginagawa niya. Pang-alipusta, hindi na namin matatanggap na ganunin niya ang ating presidente. Maraming salamat po. Kung ako may nakapag-ingay ngayon. Ginoong Duterte, Sir Pangulo, hindi ka namin iiwan, Sir. Alam ko, alam namin lahat. Bigat na bigat lang kalooban mo. Pasensya na po kayo. Sa nangyari sa atin ngayon, andyan pa yung mga naninira sa inyo, sir. Parapakag na lang tayo. Sana, sir, lawakan niyo pa inyong pag-unawa, ang iyong kaisipan, ang iyong kalakasan para sa mga mamamayang Pilipino. Hindi po namin kayo iiwan, sir. Kaming mga OFW at dito kami lagi sa'yo. Salamat po. Salamat po sa inyong lahat. Ayos to, maganda-gandang laban to. Sampalan sa Taiwan. So, abangan natin to, guys. Okay? Tingnan natin kung anong susunod na mangyayari. At shoutout sa'yo, Nay. Pasensya na, hindi ko nakuha yung pangalan mo eh. No? Dumaan lang kasi sa feed ko. And I salute you. No? Ingat po kayo lagi dyan. At sabi nga natin, sama-sama tayo, no, sa panig ng Pangulo upang iparating sa nakararami na hindi naman pag-iidolo kay Pangulong Duterte ang ginagawa natin, kundi pagsunod sa tama para sa kaligtasan ng lahat. Yun lang ang tangi kong masasabi. Ngayon, kung magkikita man kayo dyan sa Taiwan at haharapin ni Lin, no, yung inyong hamon na magkita kayo kahit saan at magsampalan kayo kung ano man ang mangyayari, nasa panig nyo kami, nanay. Ingat, ingat. Ingat mo kayo lagi dyan. And guys, that's what I'm always saying, don't forget to click like, leave your comments, and don't forget to subscribe and hit that bell so you will be always notified for new updates from me. And don't forget to share to spread the love and knowledge. And I'm as always saying, life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. This is Derek, the reality of life. God bless us all. Thank you very much for watching.